Hello sa mga kamani magnet. Naririto na naman tayo para alamin ang mga pamahiin sa Semana Santa. Una sa lahat ay ang paliligo. Alam nyo bang kapag alas 3 na ng Biyernes Santo, huwag ka nang maliligo, bawal po yan. Dahil sinasabi na kapag ikaw ay naligo, ay tinatawag mo ang kamalasan. Kaya naman kapag sumapit ang Biyernes Santo sa ganap na alas 3, ay huwag na huwag ka nang maliligo. Pwede ka namang maligo bago mag-alas 3. Pero pagsapit ng alas 3, ay huwag mo nang gagawin ito para hindi ka maka-attract ng kamalasan sa buhay mo. Dahil kapag ginawa mo ito, kamalasan ang idudulot nito sa'yo. Siyempre, huwag ka rin magpapatunog ng malakas sa Biyernes Santo dahil patay ang Diyos. Ang pagpapatunog ng malakas, pagdidisco o pagpaparty ay hindi ini-encourage na gawin ng Biyernes Santo sapagkat ito rin ay sinasabing araw kung saan patay ang Diyos na sinasabing kapag ikaw ay nagdiwang o nag-celebrate, hindi mo pinapahalaga ng pagkamatay ni Kristo. Kaya naman, para makaiwas tayo sa anumang bagay na makapagdudulot na kamalasan, ay iwasan mo po ang pagpapatugtog ng malakas, pagdiriwang ng kung ano paman, at pagdidisco para naman maiwasan mo rin ang dulot na kamalasan nito sa iyong buhay. Sapagkat nga, Biyernes Santo, patay ang Diyos. Sinasabi rin na kapag Semana Santa, iwasan ng mga bata ang paglalaro sa labas. Sapagkat kapag sila ay nasugatan, mas matagal ang paghilom ng sugat na yan. Kaya kung mapapansin mo, kapag Semana Santa ay wala nang gaanong batang naglalaro sa labasan, iniiwasan nila ang pagkasugat para maiwasan din ang maging maling epekto at magkaroon ng di magandang epekto sa buhay nila. Sapagkat ang pagkakaroon ng sugat ay matagal maghilom, kaya naman para maiwasan ang bagay na to, iwasan na lang na ang mga bata ay palabasin sa Semana Santa, hayaan na lamang silang nasa loob ng tahanan. Sinasabi naman ang tubig ulan sa Sabado de Gloria ay napakaswerte. Pwede daw itong makagaling o makapagpagamot sapagkat ito ay isang bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo na kapag umulan ay siswertihin ka po. Lalo na pag Sabado de Gloria. Pwede mong ipunin ng tubig ulan na yan at kapag merong may karamdaman o di na kaya hinihilot o minamasahe, ay ilagay mo lamang sa bote at pahid mo sa katawan kung sino man ang may karamdaman at gagaang ang kanyang pakiramdam. Lalo na ang tubig na yan ay Sabado de Gloria nakuha. Isa pang bagay na sinasabing napakaswerte ay ang palaspas. Sapagkat kapag meron ka nito sa tapat ng iyong bahay, ay may iwasan mo ang kamalasan dahil may tataboy mo ang mga masamang espiritu. Ang olive palm na yan ay ginagawang palaspas upang pangtaboy sa kamalasan, pangtaboy sa mga masamang espiritu. Dahil kapag patay ang Diyos, naglilipana o naglalaboy-laboy ang masamang espiritu, kaya kinakailangan natin ng pangontra. Ang olive palm na ginawang palaspas ang siyang magsisilbing pangontra sa lahat ng mga kamalasan na maaaring mangyari sa buhay mo. Lagay mo lamang to sa bintana ng tahanan mo. Bawal din ang paglilipat ng bahay, lalo na kung patay ang Diyos o Biyernes Santo. Sinasabi kasi na kapag ginawa mo ang paglilipat ng bahay ng Biyernes Santo, ang tahanan na lilipatan mo ay makapagdudulot ng kamalasan sa buhay mo. At ang kamalasan na yan ay ang mabigat na daloy ng kapirahan sa iyong tahanan. Kaya naman kung ayaw mo ng mabigat na daloy ng kapirahan sa iyong tahanan, ay iwasan mo po ang paglilipat ng bahay, lalo na nga't Biyernes Santo,
para maiwasan din ang anumang kamalasan na dumapo o dumating sa buhay mo. Pakatandaan ng bagay na to, ang paglilipat na kahit anong bagay ay hindi ina-advise, lalo na nga't patay ang Diyos kapag Biyernes Santo. Isa pang bagay na dapat mong iwasan ay ang mga kabataan na tumitingin sa salamin lalo na't gabi kapag Biyernes Santo. Sinasabi kasing may mga kaluluwang ligaw kung saan kapag ikaw ay humarap sa salamin ay makikita at masisilayan mo. Sinasabi rin kapag Biyernes Santo, ang mga salamin na yan ay mas mainam na may takip. Para sa ganun, anumang espiritong ligaw na umaaligid sa tahanan mo ay hindi mo masisilayan kapag ikaw ay humarap sa salamin. Kaya ngayon pa lamang, siguraduhin mong ang mga salamin sa iyong tahanan ay natatakpan upang maiwasan mo rin ang dulot nitong kamalasan sa ating mga buhay. Upang maiwasan mo rin na ikaw ay malasin sa iyong buhay. Isa pang bagay na huwag mong gagawin lalo na't Biyernes Santo ay ang pagwawalis. Sinasabi kasing kapag ikaw ay nagwalis ng Semana Santa, maaari mong itaboy ang lahat ng swerte na sa iyong tahanan at maaari itong makapagdulot ng kamalasan. Kaya naman bago pa lamang ang Semana Santa ay maglinis at mag-organisa na ng tahanan. At pagsapit ng Semana Santa ay iwasan mo na ang pagwawalis upang maiwasan din ang pagtaboy ng kaswertehan at maiwasan ang kamalasan na pumasok sa iyong tahanan. Gawin mo to para sa ganun ang swerte lamang ang pumasok at hindi puros kamalasan. Kaya naman iwasan ang bagay na to. Kapag Biyernes Santo, iiwasan mo rin ang pagkain ng mga karne. Sinasabi ngang mas mainam na may fasting o hindi pagkain. At ang pagkain ng karne ay pinagbabawal sapagkat ito'y malas na malas at magdadala rin ng kamalasan sa iyong buhay. Iwasan mo muna ang bagay na to, lalo na't Semana Santa, para sa ganun, makaiwas ka rin sa dulot nitong kamalasan sa buhay mo. Kapag kasi kumain ka ng karne sa oras ng Semana Santa na yan, ay mararamdaman mo ang bigat ng pakiramdam at ang bigat ng pasok ng daloy ng kaswertihan. Kaya naman para maiwasan ang bagay na to, iiwasan mo ang pagkain ng karne, lalo na sa Semana Santa, para maiwasan din natin ang lahat ng uri ng kamalasan sa ating mga buhay.